Japan, isa sa mga bansang mataas ang suicidal rate ng mga mamamayan nito ayon sa pag-aaral noong 2019. May hindi bababa sa 54 katao ang nagpapakamatay sa Japan araw-araw. Ito ay mababa kumpara sa mga nagdaang taon kung saan pumapalo minsan sa 70 katao ang nagpapakamatay araw-araw. Karamihan sa naitala ay lalaki na may edad 20 hanggang 35 taong gulang. Hindi rin maikakailan na bahagi na ito ng kasaysayan ng Japan kung saan katanggap-tanggap ang honorable suicide o yung tinatawag nilang seppuku. Ito yung ritual ng pagpapakamatay sa panahon ng samurai na kapag nakagawa sila ng immoral o di katanggap-tanggap na gawi sa lipunan, kinikitil nilang sarili simbolo ng pagsisisi. You're watching Siha Official. Ito si Hidefumi Yoshida, tinuturing ang sarili na tier teacher o guro na nagtuturo at naghihikayat sa Japanese na ilabas ang damdamin sa pamamagitan ng pag-iyak. Anya hanggang sa kasalukuyan, ang mga Hapon ay isa sa mga pinakabihirang nasyonalidad na umiiyak dahil na rin di umano sa stigma sa lipunan. Ayon kay Mr. Yoshida, na 8 taon nang nagtuturo kung paano maiyak, marami pa rin sa mga bata ngayon ay pinapalaki ng mga magulang na matapang at ang pag-iyak ay simbolo di umano ng kahinaan. Kaya gusto ni Yoshidang baguhin ito. Sinasabi na mahigit kumulang 50,000 na katao ang naturuan ni Yoshidang umiyak sa nakalipas na 7 at kalahating taon. At dadami pa ito. Ayon sa kanya, lumobo ang mga estudyanteng nag-enroll mula noong 2015 kung saan sinimulan ng Japan ang programang nag-oobliga sa mga kumpanyang may mahigit 50 empleyado na sumailalim sa stress check program. Mula noon, nahirapan na din siyang i-accommodate ang mga kumpanyang nagre-request na maka-avail sa kanyang klase. My job is to make people feel refreshed through crying, sabi niya sa BBC interview. Kumagamit si Yoshida ng mga films na may tema tulad ng pamilya, hayop, manlalaro o kalikasan. May mga tao nga raw na naiiyak kahit mga kalikasan lang ang napapanood. I was not sure if I could actually cry, inisip ng isang partisipante noong una. I was surprised to have found myself filled with emotions and cried to the point where it hurts. Afterwards, I felt refreshed as if I took a bath. Dagdag pa niya matapos makadalo sa programa. Ano ang opinion niyo sa kwentong ito? Magkomento sa baba.